are the one. Ay! Nandito na sila. Ayaw nang umalis. Dito ka na lang. Diyan. Hello everyone! Ayan, so na-miss niyo si Madam Butterfly kasi ang tagal kong hindi nagpakita sa inyo. Ayan, pero kahit hindi ako nagpapakita, patuloy pa rin akong nag-propagate ng butterfly. So ngayon nga, may isa akong species na ipapakita sa inyo. Ito yung Manillana butterflies. So panoorin nyo po! So ito ngayon ang inaalagaan kong butterfly. Ito yung Ideopsis Juventa or the wood nymphs or gray glassy tiger. O mas kilala dito sa atin, ito yung Manillana butterfly. Ayan, so ipapakita ko sa inyo yung life cycle nito. Ito yung itlog ng Manillana. Manillana at ang Idea butterfly ay magkapamilya. So pagkaparehas din ang kanilang itlog. So ang kaibahan lang nila yung kanilang host plant tsaka yung size ng kanilang itlog din kasi mas malaki yung itlog ng Idea. So ito yung itlog ng Manillana butterfly. So after 3 days nag-hatch at ito na nga yung larva. So ang first time na kinakain ng isang larva ay ito nga yung eggshell ng itlog nila. Ayan, so makikita nyo, kinakain niya muna yung shell ng itlog, tsaka siya kakain ng dahon. Ayan, so ang ganda ng kulay ng caterpillar niya, kaya siya tinawag na gray glassy tiger. So ang host plant nito ay ito yung Tyloflora plexosa. Ayan, so dito sa Pilipinas, hindi ko alam kung ano ang tawag dito sa atin. Kaya lang, itong host plant niya ay nakita ko lang sa bukid. Paborito niyang kainin yung dulo ng sanga. Yung bubot pa na ano na sanga. So mapapansin nyo, pag malapit na siyang maging pupa, ito ay malikot na. So ang caterpillar na to ay hindi siya gaanong matakaw. Kasi yung ibang caterpillar ay walang ginawa kundi kumain ng kumain. Ito naman ay hindi gaanong matakaw. Kaya yung pinapakain ko sa kanya ay mga 3 days bago ko siya lagyan ulit. At ito rin ay hindi gaanong malikot na caterpillar. So ang caterpillar nito ay hindi siya kinakain ng ano ng mga langgam. So kasi ito ay poisonous yung caterpillar niya. So katulad siya ng Idea, yung Idea naman ay poisonous to bird. Kaya hindi siya kinakain ng ibon. So ito naman, siguro ang poison niya ay sa mga predator niya pag caterpillar pa siya. Ayan, so ito po ay common sa Singapore, pero dito sa atin ay madalas rin natin itong makikita. Makikita natin ang mga caterpillar nito kadalasan ay sa bukid niya. So ito na nga, yung malapit na siya, naghahanda na siya maging pupa, nagre-ready na yung katawan niya para maging pupa. So mas mabilis ang cycle nito kasi yung caterpillar niya after 1 week, ayan na, magiging pupa siya. And then sa pupa naman, so ang pupa niya, ang kulay ay dilaw. So pag malapit na siyang maging butterfly, mapapansin nyo, makikita nyo na yung kulay black, yun yung pakpak ng butterfly. So ayan, sumasayaw-sayaw siya para maayos yung pagkaka-form ng pupa niya. So halos magkapareha sila ng pupa ng Idea butterfly. Pero ito ay mas maliit yung pupa niya at saka yung Idea naman, yung pinagkaiba ay mas malaki at saka makintab na makintab yung sa ano, sa Idea. So after 7 days, mabilis lang tong mag-hatch, 7 days, magiging butterfly na siya. So mas gusto ko pa tong alagaan kasi wala siyang ka-arte-arte. Ayan, iyan na nga yung pupa niya. So meron siyang tatlong dot na ano, na kulay na black sa pupa.
Saka ito na nga, nag-hatch na siya. Na isa siyang napakagandang butterfly. So, ang kulay niya ay dark wine red to dark purple brown. So, ayan. Ito yung first time kong makaalaga ng ganitong butterfly. So, ngayon nga, patuloy pa rin akong nag-aalaga ng ganitong butterfly kasi mas gusto ko siya kaysa sa ibang species kasi wala siyang kaarte-arte. So, pag nilagyan mo siya ng pagkain, wala, hindi rin sila nagkakasakit. Hindi kagaya ng ibang caterpillar. So, ayan, ipakakawalan ko na siya sa aking butterfly garden. So, ang buhay niya, napapansin ko sa loob ng aking butterfly house, so more than a week din, umaabot siya ng siguro, napapansin ko, umaabot siya ng 7 days or more than, wag lang gaanong maulan. So, ayan, nagtanim ako sa loob ng aking butterfly garden ng lantana pala sa Tagalog, ang tawag dito. So, ito ay wild lang sa bukid. So, bali, tinanim ko lang, nag-cuttings ako, tapos, ayan, tumataas siya, pero masipag siya mamulaklak. So, ayan, yung gustong mag-alaga ng ganitong butterfly. So, madali lang siyang alagaan, kaya paborito ko siyang ano talaga, ipropagate. Ayan, so ngayon po magpapasalamat na ulit ako sa inyo sa lahat po ng walang sawang nanonood ng aking YouTube channel. Salamat sa lahat ng taga-Katanduanes. Thank you so much sa pagsuporta nyo pa din sa aking channel. Thank you. Sa lahat po ng mga OFW, mabuhay po kayong lahat. Thank you so much. Maraming salamat. God bless.